Taurus, hello. Welcome dito sa fourth week or last week of April reading mo. Maraming salamat, Taurus, sa iyong laging pagsuporta, panonood. Tignan na natin yung energies mo ngayong katapusan, itong fourth week, last week ng April. Unang-unang energy mo dito, fire horse, effortless vitality. Tignan natin yung meaning niyan, ha? Kasi ito ay hindi ko kabisado tong deck na ito. It's number 43. Tignan natin yung point of view ng author. So, pull dyan. Effortless vitality daw. Strong fire element dominates the fire horse pillar. Bright, lively, and vibrant. Young fire loves unconditionally and gives generously. O baka yung karakteristik mo. Or kung sino man tong person na tinutukoy dito. Sabi dito, this person loves unconditionally and gives generously. Generous at kung magmahal siya, unconditional. The jovial horse, also a young fire sign as a peach blossom star, is social. Wow, mahilig din siya sa mga connections, no? Socializing, fun-loving, blessed with charisma. Ayan, maraming person yung na-attract niya and a warm heart that naturally make it the center of attention. So, pwedeng ano to? Popular, attractive, maraming taong nag-a-admire sa kanya, sikat, no? All this fire can lead to nervous energy and restlessness. Yun lang, negative side, no? Pwede daw maging nervous and restless. However, especially after sundown. Unfortunately, there's hidden yin earth inside the horse to help calm the excess fire, which can be accessed in times of silence and solitude. So, yan, para ma-center mo yon yung pagiging nervous or restless, kailangan lang netong fire horse na ito, kung sino man yung tinutukoy nito, is silence and solitude. Kumbaga, period ng, ano, ng pahinga from socializing. Kumbaga, parang hermit mode, no? Discard is an enthusiastic message from the divine telling you that you're on fire. Wow! You are burning daw. You're on fire daw ngayon, Taurus. You're being noticed for your positivity. Ibig sabihin, ano ka ngayon? Nasa spotlight ka. Or nasa hot seat. Nagliliyab, no? Hot na hot ngayon yung energy mo. Sabi dito, you're on fire, you're being noticed for your positivity and passion for what you do. No, nare-recognize ka, napapansin ka nila dahil sa pinapakita mong galing. They stay focused on what brings you happiness and let the inner joy that has inspired so many others be the fuel to living your purpose. Marami kang nai-inspire, marami kang tagahanga, maraming nai-impress sa'yo. The universe will always reward your light and generosity. Ayan, yung pagiging mapagbigay mo, yun yung palagi kang binibless doon, no? With more abundance, ayan, may abundance din na binabanggit, and a continuous supply of energy. Manage that precious gift. Burn off excess energy with physical activities. Ayan, kailangan mag-physical-physical. Remember to slow down and rest every now and then para ma-recharge ka and ma-recenter yung energies mo. So, this card came out to encourage you daw to follow your excitement, to stoke the fire within. So, sundan mo yung excitement na nararamdaman mo ngayon kung meron man, para ma-stoke mo yung fire na sinasabi kanina. Embrace what you love and say yes to new experiences. Wow, may new experiences dito.
There are many things to discover, more joys. Ang ganda ng mga paparating sa iyo, ha. They may open new doors. Ayan, may mga magbubukas na pinto sa iyo papunta sa higher purpose. So may mga growth, leveling up, opportunity. May mga great things na naghihintay sa iyo ngayong katapusan na week. Ano pa? Kuha tayo dito kay Oracle of the Radiant Sun. Discovery, di ba? Parang relate doon. Diba sabi parang may mga magbubukas na doors sa iyo, panibagong possibilities, experiences, opportunity, leveling up. Meron, may mga bago kang matutuklasan itong last week. Ano man ito. May mga amazing discovery. Tingin ko, positive man to or negative, may mga matutuklasan ka, madidiscover ka. Sagittarius, no? Meron binabanggit dito, Sagittarius energy. Tignan natin yung love life. Action speak louder than words. Oh, wag maniwala sa mga mabulaklak na salita. Ang obserbahan mo yung kinikilos. Nasa gawa yan, hindi nasa salita. Ito. If you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. Kung gusto mo talagang basahin tong person mo, hindi lang sapat yung mga naririnig, yung mga sinasabi. Observe mo, ano ba talaga yung talagang kinikilos niya. Nasa gawa yan eh. Wala sa salita. Kumbaga yan yung mensahe para sa'yo. Ano pa ba ibang paparating sa'yo, Taurus? Meron ka rito ang nest. Emotionally secure loving family is important to you. Okay, may mga matters dito tungkol sa ano security ng family, especially sa yung paano mo i-secure yung family mo in terms ng emotion. Love, no? Care. Hindi yung material lang. Kung paano mo na ibibigay yung security na yan sa mga mahal mo sa buhay. No, attention. Yung na ibibigay mo yung kumbaga time, no? Yun. Kumbaga, hindi naman sapat na binibilian mo lang ng magagarbong bagay, material. Iba yung laging nandun ka or laging nandun sila para sa'yo. No? Pwedeng two-way kasi. Basta parang sinisecure dito hindi yung material. Yung mga emotional needs in a relationship or in a family. Depression, anxiety, worry that someone is against you. Naku. So, pwedeng may mga ganito. Anxiety, pwedeng ano eh, pwedeng na-overthink mo lang to. Na merong nagagalit sa'yo, may gumagawa ng di maganda or kalaban, so pwedeng iba, na-apektuhan kayo ng mga ganyang thoughts. Itong ano, itong last week. Judgment. Okay. So, ano na, judgment time. Ibig sabihin, i-assess ano na yung mga nagawa. Ano nang progress. Or pwedeng yung iba dito, nakaka-experience kayo ng situation na na-judge kayo. Whether ikaw yan, yung na-judge, or meron kang person dito na parang ano, ano tawag doon? Ini-scan, no? Mm-hmm. Okay, bukod doon, pwedeng yung judgment card is an awakening. Pwedeng ano, kasi dito may discovery ka dito. So, pwedeng may matutuklasan ka na yun yung makakapagpamulat sa'yo eh. No? Pwedeng yun yung tinutukoy dito sa discovery card. Oh, may malalaman ka dyan na makakapagpabago ng ano mo, isip, pananaw mo,
ma-awaken ka, basta magigising ka rito sa katotohanan, sa reality, Taurus. Dala-dala ng judgment card para sa'yo. Okay, may Sagittarius, meron ka ditong water sign, Cancer, Scorpio, or Pisces. Some of you dealing with Sagittarius tsaka water sign. Oh, meron kang Wheel of Fortune, may pagbabago ng sitwasyon dito, pwedeng magkapalit yung kalagayan, no? Or sabihin na natin, pwedeng maging better, pwedeng maging worse, kasi alam naman natin yung Wheel of Fortune eh, hindi mo alam pag inikot mo yung ruleta anong matatapat sa iyo. So depende ano yung natapat sa iyo ngayong last week, Taurus, no? Pwedeng mag-improve yung mga bagay-bagay or pwedeng lalong maging worse. Yan yung changes na paparating sa'yo with the Wheel of Fortune. So, nakikita ko dito, fina-follow ninyo itong instincts ninyo, yung intuition ninyo, or yung nararamdaman ninyo with the Knight of Cups. Meron kayo ditong pinupursue kung ano man ito. Andito kayo sa side ng papunta ng progress eh. Okay, so nakikita ko mukhang tama yung direksyon mo, itong sinusundan mo itong kung ano man itong mahalaga sa'yo, itong something na to na binibigyan mo ng importansya, sinusunod mo yung instincts mo, yung intuition mo, yung feelings mo dyan. Nakikita ko mukhang tama naman yung path, no? Yun yung magbibigay sa'yo ng progress. Okay, moving forward yung card mo eh. Okay, someone might give you an offer. Hindi ko alam anong klaseng offer yan. Basta mayroong offer para sa'yo with the Knight of Cups. Romantic man yan or hindi. At yung closing message para sa'yo, Taurus. Eto, faith. Faith yung nakuha natin, no? Closing message mo. Hayaan mo lang daw mag-unfold yung mga bagay-bagay yan. Let things unfold. There are no choices to make right now. Wala kang dapat gawin. Hayaan mong kusa, mag-unfold. Isa-isa yung mga bagay, yung sitwasyon. No? No, there are higher forces at work. Gumagana yung divine dito. Kaya wala kang kailangang gawin. Stay put ka lang. Observe kung ano yung mga next na mangyayari. Ayan o. There are higher forces at work manifesting what is to come. Hindi natin trabaho yan. Trabaho ni Divine yan. Have confidence in how things will turn out. O, diba? I-surrender mo kay Divine. Magtiwala ka. Have faith. No? Kung ano man yung magiging outcome. It may not be as bad as it seems. Yun siguro yung Wheel of Fortune. Have faith in the higher spiritual power that will direct your life the way it is supposed to be. You are divinely guided. I trust the universe. Take care and good luck, Taurus.